Bagong project. Nakakonekta na yung sensor. Avoidance sensor dito sa Arduino. Ayan, ayan. Aba. Ikita mo yan. Ayan, oh. Umiilaw. Avoidance sensor. Module. Arduino. Microcontroller. Nag-upload tayo ng code dyan. Diba? Oh. Kinabit natin itong sensor sa Arduino. May code na ito. Oh. Kaya siya tinawag na avoidance sensor. Ha? Yun o. Pag may obstacle o yung ina-avoid nyo yung ano, yung obstacle, nadidetect niya. Yun o. Umiilaw yung sensing LED. Signal LED. Yun o. Yung isa power LED. May ilaw, oh. Di ba? Kung siya ay avoidance sensor, kung ito yung ano, obstacle, yung kamay, pag malapit na, may ilaw, oh. Di ba? Matitimpla mo yung sensitivity niyan dito. Ang timpla niyan, kailangan itong SLED yung pinakasagad na siya ay off. Sensitivity niya kung gaano kalayo yung range, you know. Yan. Isa pa. Pag off na siya. Diba? Nadidetect niya yung ano, obstacle. Kaya siya tinawag na avoidance. Ina-avoid niya yung obstacle. Oh, yan naman ang gamit niyan. Ha? Ay, sensor nga. Diba? Oh. Oh. Pagbabangga ka na sa pader, you know? Oh. Umiilaw. Ang distance niya, ano eh? Halos mga... mga 3 inches. Pag medyo alanganin, medyo kumukurap-kurap yung LED. Oh. Mga 3 inches, 2 inches. Lagyan natin ng LED.
para makita natin yung output niya, yun o. External LED. Sabay nung onboard LED dito. Yun o. Oh. Oh. Di ba? Tingnan natin. Ilang inches. Oh, yun. Mga 1-2 inches. Hmm. Di ba? 2 inches ang kanyang range. Yung LED, kasabay na umilaw dito. Pag naman, ano, obstacle, ano, no? Oh, umiilaw siya pag mababangga na. Oh. Hmm. Ah, ito pa. Oh. Para ka ng magikero niya na. Ha? Talagang magikero ako. Tingnan mo, ha? Hmm. Pag hinarangan ko, hmm. Di ba? Umiilaw siya. Isa na akong ganap na magikero. Di ba? Oh. Nagpaturo ako kay Harry Potter. Si Harry Potter. Harry Potter. Yung nagtitinda ng palyok na kapitbahay natin. Yan, oh. Si Harry Potter, may magic na ako. Hmm. Magandang araw sa inyo lahat, mga sir, ma'am, mga pet malody sa electronics. Ano bang meron tayo dito? Bakit umiilaw yung LED pag hinarangan ng kamay? Oh, oh, ito yung ating avoidance sensor Arduino circuit diagram, figure 1. Ah, oh, asan ang Arduino Uno dyan, microcontroller? Ito. Yung una nating ginawa, nag-upload tayo ng code. Okay. Ginamitan natin ng computer. Upload ng code. O, dito yon. In, out, in, out, in, out. Sa USB port ng Arduino. Diba? O, may code na siya. Yung code na yan para sa avoidance sensor. Diba? O, meron dito yung sensor. Ayun, oh. Sa sensor, may apat na pin. Ground, positive, out, EN. Yung EN, enable pin. Eh, walang gamit yan. Tatlong pin lang ang ginamit natin. Meron din siyang power LED. Kung ganong anong gamit yan. Yan, gumagana yan. Kapag nakasaksak siya sa Arduino, power niya yan. Umilaw, pag umilaw yan, ibig sabihin may power na yung kanyang sensor o yung itong sensor na ito. Kasi yung positive niya nakakonekta sa 5 volts ng Arduino. Yung ground, sa ground. Pag umilaw yan, may power yung sensor. Ready na siya. Ito namang sa out. Diyan mag-out yun. Pupunta do sa Arduino. Diba? Eh, may dalawang LED dyan. Itong isa, white LED. Ano ba yan? At yung isa, red. Eh, red.
Black. Asan ba yun? Ito yun. Oh. Yun oh. White. Diba white yan? Yan ay infrared transmitter o emitter. Ha? Pag may power na yung circuit at meron na itong code, di ba? May code na ito. Ang configuration sa code, ha? Itong pin number 8, out. Yan yung programming natin. Nakaprogram siya as out itong GPIO 8 pin. Data pin or digital pin. Yung 13, in yan, input. So, ang kuryente, papasok. Kaya dito, pag out dito, out ng sensor, in ng Arduino. Nasa code yan. Eh, bakit ba umiilaw yung LED? Kapag tinapatan ko ng kamay. Sa code, sa code niya, okay? Dito muna tayo sa sensor. Sa sensor, eh may built-in circuit yan. Ito. Yan ay 555. 555 timer? Aba? Talaga ba? O yun o, may IC siya. Ang LED ito, continuous siyang nag-i-emit ng wave o ng signal. Based sa circuit niya, circuit board. Continuous yan. Ito naman, sensitivity, di ba? Yung dalawa, sensitivity. Yung tinitimpla. Ngayon, hanggat walang nadidetect na signal na barrier o obstacle, hindi siya mag-a-out. Eh ngayon, nagkameron dito ng kamay. Ito, kamay. Tinapatan mo ng kamay, yung signal magbabounce back. Yun, no? Marireceive naman ng infrared receiver. Pag na-receive niya yan, a-out siya sa pin out. Mag-i-in sa Arduino. Pag in niya, a-out naman sa pin number 8. Ipa-power on niya yung LED. Iilaw na yung LED. White. Ang voltage output ng pin number 8, 5 volts yan. Arduino. Kaya kailangan ng current limiting resistor, 270 ohms. Kundi masusunog yung LED. So, ganun pala yun. Kapag tinakpan mo ng kamay, since yung built-in circuit niya, ito board, continuous na nag-i-emit yan ng signal. O yung tinatawag na infrared. Siya ay infrared. Yun yung ilaw, infrared. Na invisible sa mata ng tao. Pag na-detect niya yung kamay, magba-bounce back. Kahit hindi kamay yan, kahit pader o kaya ay papel, basta solid matter. O solid materials. Ba-bounce back, marireceive nung itim. Infrared receiver, i-out niya, ipapasok niya sa Arduino. Iilaw na yung, and then pagkapasok, out niya sa Arduino, iilaw yung LED. Di ba? O, kaya siya umiilaw. Dahil dito, sa sensor na ito. Yan, no? Transmitter, receiver. Magta-transmit, receive, magkakameron lang complete circuit kapag may na-detect siyang obstacle kaya, o avoidance. Ina-avoid niya yung obstacle. Paderman yan, mga solid material. I-emit ng signal. Magbabounce back ang signal pabalik. And then, i-out niya. And then, pasok sa 13. I-out niya sa 8. Iilaw na ngayon yung white LED. Pag tinanggal mo yung kamay, wala nang circuit. Wala nang magbabounce na signal.